So, gusto nyong magpneumococcal vaccine pero hindi nyo alam kung anong klaseng vaccine ang bagay sa'yo. Or kung kailangan mo nga ba talaga. Or, nahihirapan kang i-convince ang sarili mo pati ang pamilya mo na magpa-vaccine. Well, andito ako para tulungan kayo sa inyong desisyon. Hi, I'm Andrew. I'm a physician at gumagawa ako ng health-related videos na madaling maintindihan. At ngayon, pag-uusapan natin ang pneumococcal bacteria at ang mga posibleng sakit na dala nito at ang pneumococcal vaccine na laban dito. Let's go! Last November 22, 2019, may nilabas na article ng CDC na bagong recommendation ng vaccination para sa mga senior citizens na 65 years old and above. Importanteng malaman natin to dahil ang huling recommendation ay last 2014 pa. Magbibigay din ako ng examples mamaya para mas madaling maintindihan yung pagbibigay ng bakuna. Ang pneumococcal diseases ay mga infection ng dahil sa bacteria na Streptococcus pneumoniae na mas kilala bilang pneumococci. Ito ay karaniwang nagbibigay ng infection sa tenga na kung tawagin ay otitis media, sinusitis, bacterial conjunctivitis o mas kilala bilang sore eyes, at syempre pneumonia. Usually ang mga sakit na ito ay madaling gamutin, ngunit ang bakteryang ito ay posibleng magdala ng mas malubhang sakit na kung tawagin ay invasive pneumococcal diseases na nakamamatay dahil pwede itong magbigay ng brain infection na kung tawagin ay bacterial meningitis, bone infection na osteomyelitis, at blood infection na septicemia at sepsis. Karaniwang asymptomatic carrier sa mga bata at naninirahan ng bakteryang ito sa loob ng ilong na kung tawagin ay nasopharynx. Ang mga batang ito ang usualing nagkakalat ng sakit. So paano nga ba nakukuha ang sakit na ito? Kapag nalanghap ang droplets galing sa ubo ng infected person, parang COVID-19 lang din. Pero good news, dahil malaking portion ng nakamamatay na invasive pneumococcal diseases ay vaccine preventable. At hindi totoo na magkaka-pneumonia ka dahil sa pneumococcal vaccine. Meron dalawang pneumococcal vaccine, PCV13, short for pneumococcal conjugate vaccine 13, at PPSV23 na ang pneumococcal polysaccharide vaccine 23. Ang number sa huli ay ang number of serotypes ng Streptococcus pneumoniae na bacteria. So yung PCV13, nagbibigay ng bakuna against 13 serotypes, and yung PPSV23, nagbibigay ng bakuna against 23 serotypes. Mahigit 90 ang kilalang serotypes ng pneumococcal bacteria at halos lahat sila may kakayahan mag-cause ng sakit. Pero iilang serotypes lang ang sanhi ng halos lahat ng pneumococcal infections. So ito na yung schedule of vaccinations. Unahin muna natin ang mga bata dahil dapat lahat ng mga bata ay mabigyan nito. Dahil sila yung madalas na nagkakalat ng bakterya na to. At good news, kasi kasama ito sa libreng bakuna sa health center. Pero dapat tandaan na selected health centers lang meron nito. Kung ang health center nyo ay walang PCV13 at gusto nyo ipabakuna ang mga anak nyo, lumapit lang kayo sa inyong paboritong pediatrician para mabigyan ng bakuna. So para sa mga bata na 2 years old and below, apat na bakuna ng PCV13 ang kailangan. So pwede ibigay as early as 6 weeks old ang baby, tapos every 8 weeks ang interval para sa first 3 doses. Pero usually binibigay ang first dose at 2 months old, ang second dose at 4 months old, ang third dose at 6 months old, and ang fourth dose ay between 12 to 15 months. Itong apat na doses na to ang complete vaccination para sa bata. Kapag hindi na bakunahan at more than 2 years old na pero below 5 years old, pwede mag-catch up ng isang PCV13 na vaccine. Isa lang. So dito na tayo sa majority ng population natin, yung 19 to 64 years old, yung nasa workforce. So, kung 19 to 64 years old at walang sakit, walang bisyo at hindi naman araw-araw umiinom, hindi kailangan ng pneumococcal vaccine. Yes, hindi kailangan ng pneumococcal vaccine. So kailan nga ba kailangan ng bakuna ang population na to? Kapag maayos ang immune system pero may mga sakit o may mga kondisyon tulad ng chronic heart disease, yung may heart failure or cardiomyopathy, chronic lung disease tulad ng asthma at COPD, chronic liver disease, diabetes, or wala kang sakit pero ikaw ay naninigarilyo or halos araw-araw umiinom, kailangan mo ng isang dose ng PPSV23 at pagdating ng 65 years old, kailangan ng booster ng PPSV23. Kung ikaw naman ay immunocompromised o mahina ang immune system mo dahil sa mga sakit or kondisyon na tulad ng chronic renal failure, kasama dito yung mga nagda-dialysis, congenital or acquired immunodeficiencies, kasali dito yung may mga HIV and AIDS, malignancy, yung mga may cancer,
iatrogenic immunosuppression or yung mga gumagamit ng corticosteroids na pangmatagalan and radiation therapy, leukemia, lymphoma, multiple myeloma, nephrotic syndrome, solid organ transplant, o di kaya maayos ang immune system mo pero meron kang cochlear implants o di kaya may CSF leak, kailangan ng isang dose of PCV13, then after 8 weeks, isang PPSV23. Then every 5 years, kailangan mo mag-booster ng PPSV for 2 doses. Then, after 65 years old or older, isang dose ng PPSV23. Importanteng malaman na dapat magbigay ng at least 5 years na interval in between PPSV23 doses. Kaya tinawag na every 5 years yung PPSV23. Ang PCV13 naman ang tinawag na lifetime dahil isang PCV13 vaccine lang kailangan for the entire adult lifetime. Pero hindi ibig sabihin na pag nagpabakuna ka ng PCV13, eh doon na nagtatapos. Kailangan pa rin ng PPSV23. At dito na tayo sa ating pinakamamahal na elderly population na 65 years old and above. So lahat ng 65 years old and above, basta't maayos ang immune system, kailangan ng isang dose ng PPSV23. So ano nga ba yung update? Last 2014, lahat ng senior citizens na 65 years old and above, kailangan mo na dumaan sa PCV13 bago bibigyan ng PPSV23. Noong 2019 na recommendation, hindi na kailangan dumaan sa PCV13. Diretso na tayo sa PPSV23. Pero may mga sitwasyon na mas bagay pa rin yung 2014 recommendation. So kapag sa tingin mo na ang mga bata na lagi mong kasama, hindi pa nabigyan ng PCV13 na vaccine, mas bagay yung lumang recommendation. E paano malalaman kung nabigyan na ba ng vaccine ng PCV13 yung mga bata? May kita yun sa baby booklet or sa vaccination card ng bata. Kung ang bata naman na ialaga ng isang private pediatrician at updated sa bakuna, malamang kumpleto na yun sa PCV13 na vaccine. So dito na tayo sa example. Si Randy ay 57 years old at mahina ang immune system dahil sa leukemia at gusto niyang magpabakuna pero hindi pa siya nababakunahan ng pneumococcal vaccine. Kailangan niya ng isang bakuna ng PCV13, then after 8 weeks, isang bakuna ng PPSV23. After 5 years at 62 years old, kailangan niya ng isa pang PPSV23. Then after 5 years, pagdating ng 67 years old, bibigyan si Randy ng huling bakuna ng PPSV23. Hindi siya bibigyan ng vaccine at 65 years old kasi kailangan ng at least 5 years na interval in between PPSV23 vaccines. So another example, si Tobin ay 68 years old at walang sakit. Hindi siya naninigarilyo at madalas na yung once a month kung uminom. Isang dose lang ng PPSV23 ang kailangan niya. So dito tayo nagtatapos sa ating pneumococcal bacteria at ang updated na vaccination schedule as recommended by CDC. Kung may mga tanong man kayo o clarifications, pakisulat na sa comment section. So please subscribe para updated kayo sa mga health-related tips na madaling maintindihan. And please share this video sa mga tao na sa tingin nyo makakabenepisyo sa impormasyon na nakuha nyo dito. And I will see you on my next video. Let me think up here.